Batay sa ulat na nakarating sa punong himpilan ng Armed Forces of the Philippines si Campo Ginaldo na isigawa na ng mga otoridad sa Puerto Princesa, Palawan ang mga legal procedure sa 10 crew ng Chinese fishing vessel na sumadsad sa may Tubatang Reef. Ayon sa opisyal na tagapagsalita ng West Philippine Sea Issue, Marine Colonel Attorney Edgar Arevalo, na ipagharap na rin sa piskalya ang reklamo ng Tubatang Management Office laban sa mga mangis ng Inchik na illegal na nakapasok sa territorial water ng Pilipinas. At nalaman din natin na mayroong mga kagawad ng konsulado ng China na dumating upang asistihan o tulungan ang kanilang mga kababayang Chinese at sila ay sinabihan ng local authorities natin na puntahan na lamang ang mga Chinese na kababayan nila sa regional trial court kung saan haharap na sila sa husgado. Sinabi pa ni Arevalo na ang barkong sumadsad ay nakabaon pa sa bahura. At ngayon nakasadsad pa rin siya. At pinag-aaralan natin kung anong mga paraang kailangan natin gawin. Kung gagana yung kanyang propulsion na makakatakbo siya ng mag-isa, escortan lamang ito ng, I believe, ng barko ng Philippine Coast Guard kasi sila na ang nakatoka na nandun ngayon sa area upang makarating sa Puerto Princesa para ipagpatuloy yung investigasyon. Subalit kung hindi, malamang hindi yun man matatanggal doon sapagkat napakalayo ng Puerto Princesa buhat sa Tabataha Reef, iikutin pa natin ang southern tip of Palawan, kaya malamang hindi uubra na hahatakin sila. This could probably be the reason we surmise kung bakit sa ngayon ay hindi na binunot doon or tinanggal ang naturang barkong pangisda. Ang pahayag ni Marine Colonel Edgar Arevalo sa eksklusibong panayam ng DZRH. Iyan ang DZRH News, RH 911, Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.